Gereset ako ngayon ng engine hanger na ADV-160 kasi wala na siya sa proper position. Tapos lalagyan ko na rin ng extra rubber, yung rubber stopper sa ibabaw kasi medyo pit-pit na yung sa akin. Umorder pa lang kasi ako ng rubber stopper na pangpapalit ko dito. Kumbaga ito muna yung magiging workaround ko doon. Ito yung engine hanger, mali na yung position nun sa akin. Kasi yung proper position yan, kapag nakababa yung motor, dapat ito is pinakamalaki yung gap dito. Kumbaga malayo to, tapos yung ilalim niya, dapat nakalapat yan dun sa chassis. Ito, may rubber din yan eh, kumbaga dalawa sila nito. Kapag nakababa yung motor, dapat ito nakadikit dito. Tapos ito, maximum gap yung layo niya dito dapat. Para pag nalubak ng malalim, or halimbawa medyo mabilis yung dating nyo sa humps, yung pagbagsak niya parang tumatama agad dito pag malapit yung gap. Kaya kailangan i-reset natin yung position niya. Kailangan natin logan tong bolt na to at saka yung sa kabila. Ito para magka-free play siya, para ma-reset natin yung position ng engine hanger. Ngayon para ma-access natin yung dalawang bolt niya, kailangan natin baklasin yung upuan. Tapos itong gilid, kailangan luwagan para may access dito sa ibabaw. Tapos pati yung buong likod niya, inalis ko na rin para lang madali ko maipakita. Pero feeling ko kahit wag nang baklasin yung likod na yon, yung buong likod sa gilid. Ngayon dahil sobrang daming babaklasin para lang ma-access tong bolt na to, ang ginawa ko is binutasan ko na lang siya dito. Itong tubo na to, pinainit ko siya sa kalan, tapos ito yung ginamit ko para mabutas ko siya na ganyan. Sakto yung size niyan dyan. Kahit anong tubo pwede niyong gamitin basta magkakasya yung 14mm na socket dito. Yan, access na ako dito. Maluluwagan ko na siya. Ito na lang yung gawin niyong guide sa pagbubutas kung sakaling gusto niyo ring butasan ito para mas madaling ma-access yung bolt dito. Okay lang din na butasan niyo ito kasi pag nakalagay naman na yung cover dito, matatakpan na yan. Tapos pwede nyo rin lagyan nyo ng rubber cover, may nabibili naman yan sa mga hardware. Gamit tayo ng 14mm socket, tapos extension, tsaka impact wrench. Pero kung wala kayo nito, gamit kayo ng breaker bar, tapos gamitan nyo ng tubo para mas may leverage. Ito gamitin natin. Luwagan lang natin ng konti. Luwagan ko na lang din yung kabilang side. Tapos luwagan natin siya hanggang pumantay siya dun sa nut, yung dulo ng bolt. Hindi natin naalisin yan. Luwagan lang natin kumbaga. Napantay na siya. Yung kabila din, ganun din gagawin ko. Yan, okay na yan. Ngayon, baba naman natin yung motor sa center stand. Yan, nagagalaw ko na siya. So pwede ko na siya ngayon i-adjust. So kailangan bubuhatin natin ganun. Ito. Para nakasagad yung ilalim. Kumbaga dapat lalapat yung ilalim na part dun sa may chassis. Patulong na lang siguro ako kay OBR. Para mas madali. Si OBR na lang daw maghihigpit. Ang gagawin ko na lang, tatayo ko yung motor. Tapos iangat ko siya. Okay, higpitan mo na. Kabila, higpitan mo na yung kabila. Higpit na. Sige. Start naman natin 59 Newton meters. Angat mo. Angat. Check natin yung gap niya. Ayan, nasa maximum na yung ibabaw. Tapos yung ilalim, nakadikit na siya dun sa chassis. Hindi lang masyadong kita pero nakadikit na yan. Yung rubber ang importanteng dumikit dun sa chassis. Tapos pinakamalayo yung gap dito. Ganyan pala yung pwede mangyari sa rubber stopper pag masyadong malapit dito. Kasi madidikdik na madidikdik to kada bounce no or kada play. Kaya parang pitpit na siya. Ngayon lalagyan ko naman to ng extrang rubber para medyo kumapal-kapal siya. Habang wala pa yung in-order kong pampalit nito. Pwede kang gumamit ng interior. Yan, ito tatlong layer. Meron din ako nito yung sa parang footing ng mga furniture. Ginupit ko lang. Tinawa ko alin yung mas okay. Siguro lagyan ko na lang din ng glue para mas madikit siya. Tukating ko muna kung alin ang mas okay dito. Ito na lang yung ilalagay ko, itong interior na tatlong patong. Mamaya ko na siya lalagyan ng glue kapag naisuot ko na. Sa gilid-gilid na lang. Kasi papalitan ko rin naman ito pag dumating na yung order ko. Sikwatin lang natin dito para mapangat natin para madali siyang maisuot ito. Masyado siyang masikip, siguro bawasan ko na ang isang layer.
gumawa na lang ulit ako ng panibago na dalawang layer lang. Nalagay na natin ito dito. Bukahin natin ito. Shoot natin. Tagayin ko na lang siguro to para maisuot ko ng maayos doon. Balikan ko na lang kayo. Nalagay ko na siya sa may pagitan. Lagyan ko na lang ng konting glue yun para hindi siya matatanggal. Pabit ko na lang yung ferrix na ito, tapos try na natin sa mga humps kung kakaldag pa rin siya pag medyo mabilis yung pagbagsak mo ng humps. Testingin natin dito sa humps kung lalagutok or kakaldag. Oh, wala na yata. Testing mo natin na meron pang isa doong humps eh. So kailangan medyo mabilis yung pasok natin sa humps. Ito na. Wow, wala na. Wala nang kaldag. Wala na no. Pagbagsak natin wala nang umano. Wala nang lumagabog sa likod. Ayun, confirm wala na yung kaldag nung sa engine hanger natin. So yung feeling nun yung parang rubber mallet na pinukpok mo sa metal. Parang ganun. Tug, tug. Parang gumagana yung pakiramdam ha. Pero mararamdaman nyo lang yon pagka sobrang lalim na lubak o halimbawa humps na mataas tapos medyo mabilis yung pagpasok nyo, tapos syempre yung pagbagsak nun mas malakas yung impact, kumbaga mas malakas yung play dahil dun sa impact, kaya parang sumasagad siya na ganun. So nung inayos natin yung nireset na natin, nawala na siya. Yan, tinesting ko dalawang beses. Hamaya pag uwi testingin ko ulit para sigurado. Syempre yun lang naman yung humps dito eh, dalawa sa subdivision. Doon palang bagong bili namin to sa ADV. Ganun na agad yung pakiramdam ko dito pagka sa humps. Parang nag-post pa ata ako nun sa group, tinatanong ko ang ganda yung naramdaman nila. The feeling ko nung una pa lang, mali na yung adjustment nito from factory. Kasi marami din ako na-research ng mga taga Indonesia naman, Indonesian vlogs. Ganun din, mga bago pa yung motor nila pero mali yung adjustment nung engine hanger nila. Kaya parang may lumalagabog, parang may kumakaldag. Tawag nila doon parang jedug-jedug yata, ganun. Kumakaldag pagka malalim na lubak or sa humps, yung pagbagsak na bigla. Tapos hindi lang siya sa ADV 160, pati yung PCX 160, Click 160. Ang alam ko pati yata yung gen nyo eh, kasi parang same sila ng design ng engine hanger na ganyan. Siguro kung ganyan yung design ng engine hanger nyo, check nyo na lang kung tama yung position nya. As much as possible, nakadikit doon sa may ilalim na part ng chassis. Tapos pinakamalaking gap yung sa ibabaw para pag nag-play siya, hindi siya kakaldag. Or baga malayo yung gap or distance niya. Ngayon pagka naman dumating yung in-order ko na rubber stopper, napansin ko kailangan mo talagang alisin eh. Pagka ikakabit mo yon, hindi mo siya masisikwat lang na basta-basta na gano'n. Kasi parang masikip yung position niya. Ang bala kong gawin is dadaling ko sa kasa tapos magpapatulong ako sa pag-a-align. Pero yun lang naman ang aalisin, yung dalawang bolt na yon, yung niluwagan natin, pero aalisin natin yon. Tapos parang iuusog yung makina ng konti para magkaroon ng enough gap na para matanggal mo yung luma na rubber stopper. Ang mahirap dito kapag yung engine bushing na mismo yung papalitan mo. Kasi pag yun, mas marami yung babaklasin, parang kailangan pa yatang ihiwala yung makina. Parang ganun. Parang ganun yung napanood ko eh, kay JMK Garage. Hiniwalay nila yung makina para lang ma-access yung engine bushing. Ang signs naman na palitin na yung engine bushing mo is kapag gumigewang na yung motor. So itong setting okay pa naman. Tapos syempre visual inspection nyo din. Kapag may nakita kayong cracks sa mga gilid-gilid, yun palitin na yun. Tapos yun nga gumigewang na siya. So ito si ADV okay pa, wala pang gewang. Yung rubber stopper lang talaga nito ang palitin na. Kasi nga yun nga, dahil mali na yung position nya, mabilis siyang napitpit. Pero okay na rin, almost 2 years na ganun yung condition. Parang acceptable na rin na siguro talaga pipitpit. Or baka dahil lang talaga dun sa position niya. Kain lang muna kami ni OBR sa Jollibee. Good trip, Jollibee. Sarap talaga ng Jollibee. Solid. Napansin ko din pala dito nung yung nireset ko yung engine hanger. Parang tumaas ulit yung tindig ni ADV. Parang tumaas yung likod. Kasi syempre parang gumanan yung hanger eh. So parang umangat talaga yung likod niya. Yan, maramdaman nyo rin yan. So isang senyalis din siguro kapag parang bumaba na yung likod ni ADB. Yan, siguro kailangan nyo na i-check kung okay pa ba yung engine hanger nyo. Testingin ulit natin doon sa may humps sa amin. Para last check natin kung okay na ba talaga kung nawala na. Moment of truth ulit. Ito humps.
Wala, ano. Ay, isa pa, meron pa doon humps eh. Usually kasi pagka dumadaan kami dyan sa kabila, lumalagabag talaga eh. Kaya ginagawa ko nung dati, nung hindi pa upod to, hindi pa pit-pit, parang sobrang bagal ng approach ko sa humps. Para lang hindi siya kumaldag. Wala, wala talaga. Hindi na nakaldag. Success yung ginawa natin. Ngayon, naantayin ko na lang yung order ko tapos papalitan ko na yun syempre kasi pit-pit na eh. Parang ginawan ko lang ng workaround para madagdagan na yung rubber para at least bumalik sa dati. Habang wala pa yung pamalit. Tapos gawin ko rin ng vlog yun. Magpapatulong na lang ako doon sa Honda Daug Wanson para sa pag-a-align naman. Mahirapan kasi si OBR eh. Pagka OBR ako nagpatulong.